Ikaw ang bini-bining nani na nais ko. Bini-bining mari kita dalangin ko. Charos. Hi guys! Welcome to my vlog. So, bago ang lahat, papakilala ko muna sarili ko. So, ako nga pala si Jezabel Lazarte. Pero tinatawag nila akong Jess, Jessa, or Isang. By the way, ngayong araw na to, gagawa tayo ng isang kakaibang artwork. At ito ay tinatawag nating Fairy Lamp House. So bago tayo magsimula, prepare muna natin ang mga materials na kakailanganin natin. So una, kailangan natin ng plastic bottle. Tapos, newspaper. Zoe. Glue gun, scissor and cutter, carton, at ang huli ay acrylic paint. Okay, let's go. Una, putulin natin ang ibabang bahagi ng plastic bottle. Ika-cut natin yung karton. Tapos, tapos, isukat natin ang plastic bottle sa karton. Lagyan natin ng pira-pirasong karton sa ilalim ng bottle. This time, kukuha tayo ng pira-pirasong dyaryo at gagawin natin itong mga bilog. Thank you.
ibababad natin yung dyaryo sa tubig. Two hours later. Start na. So, ito na yung binabad natin kanina na dyaryo sa tubig. Tapos, nilagyan natin ng gaw-gaw. Tsaka natin siya ilalagay sa fairy lamp house. At ito na ngayon ang ating nabuo mula sa mga recycled materials. At ngayon, pipinturahan na natin ang ating fairy lamp house. Years later. So guys, after 10 years, hagard na ang lola nyo. De, joke. So ito na nga, pagkatapos ng lahat ng ginawa natin, ito na siya ngayon. So sa mga kabataan dyan, tulad ko, huwag natin basta-basta itapon at sayangin ang mga bagay na sa tingin natin ay basura na. Dahil bari pa itong pakinabangan tulad ng iba't ibang decoration sa bahay, at iba pa. Aww. At dito na tayo magtatapos. Hanggang sa susunod na vlog. Mwah!
Bye.